Kaya nga, itigil na nila yung pagtawag ng pangalan ng mga diktador, ng mga human rights violator na yan. Ngayon ang ABS-CBN eh. Mabuti na nga at napasara na yung kanilang franchise. Ano? Ano bang komento mo doon, attorney? Eh, kasi naman itong istasyon na ito, eh hanggang ngayon, eh bias na bias pa rin sila mag-report about BBM. No? Bakit ba hindi nila matanggal yung mga salita na anak ng diktador na naparatangan, na magnanakaw ng pondo ng bayan, mga ganyan. Dapat itigil na nila yun dahil wala namang napatunayan sa mga yan. Eh. Yung mga cases ng ill-gotten wealth, eh, yung sandigan bayan mismo, pinagdi-dismiss na yan kasi wala namang katotohanan. Kaya nga, itigil na nila yung pagtawag ng pangalan ng mga diktador, ng mga human rights violator na yan. Ngayon ang ABS-CBN eh. Mabuti na nga at napasara na yung kanilang franchise. Ano? And nakakatiyak ako na hindi na sila makakakuha kailanman. Kasi ang susunod na administrasyon ay si Bongbong Marcos. At kung kami ay papalarin na manalo bilang senador sa tiket ni Bongbong Marcos, ako, si Dante Marcoleta, at yung iba pa, eh nakakatiyak na kayo na yung franchise na naitanggi na sa ABS-CBN na hindi na muling ibabalik. Mm-hmm. Pa, napakarami nilang ano eh, kasalanan eh, napakarami nilang katiwalian eh. Una-una, eh, yung titulo nga ng lupa nila, hindi nila ma-approve eh. Attorney, meron lang ano dito yung ating mga kababayan kasi daw yung mga Dilaw daw mahilig mga mag-signed language na ginaya mo eh yung ganun ni ano ganun ni Marojas tapos yung ganyan ni ano Lenny Robredo. Effective ba yun, attorney? Alam mo, napakababaw ng kanilang mga gimmick, ano? Sa BBM ang dinidiscuss ay yung tungkol sa pagbangon ng ekonomiya, pagbangon ng ating bansa. At ako naman, kung mapapanood nyo yung mga vlogs ko sa Facebook, ay dinidiscuss ko yung maraming mga solusyon sa ating mga problema. Eh, ang katapat pala namin nun, eh, ganun lamang. Attorney Larry, doon mo makikita na wala talaga silang plano. Wala silang mga panukala, wala silang advokasya, wala silang plataforma. Dahil kahit na anong isipin ko, kahit pigain ko yung ulo ko, hindi ko maisip kung paanong naging plataforma yung ganyan. Gadon, eh, isa rin sa mga pinupunterya ng mga sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon ay tsaka dito kay BBM, ay kayo rin po. In fact, 'di ba, may naghain ng reklamo sa inyo. Siguro ito na lang siguro, partner MJ, yung huling tanong, anong masasabi mo doon sa disbarment na complaint na inihain laban sa inyo? Nasabi nyo, pang ilang milyon na ba itong disbarment case laban sa inyo? Siguro mga pang 5 million na yan na disbarment. Alam mo, hindi ko sinasagot yung mga yan kasi mga nuisance case yan. Eh, kagaya nung sinabi ko na si Noynoy Aquino ay namatay with HIV, ang pwede lang magdemanda sa akin dyan ay si Noynoy. Pero kung magdidemanda ng ibang tao, hindi po pwede yun dahil kailangan i-prove nila. O totoo bang may HIV o wala. O, pangalawa, eh, na-damage ba kayo? Eh, hindi naman kayo na-damage, hindi naman kayo yung tao eh. Kung gusto nila, hukayin nila yung abo ni Noynoy at ito ay dalhin nila sa makabagong siyensya na kung anuman. Buhayin nila si Noynoy at siya magdemanda sa akin. Kaya nga ako natatawa dyan eh. Alam mo kasi yan, vlogger yung nag-file ng case na yan. Itong vlogger na ito, nagiging laos na. Oh. Kaya ang nangyayari, gumagamit siya ng mga tao na mga kilala upang mapanood na naman yung mga vlogs niya. Eh, pinagkakitaan nila yan eh. Kaya, yan ang ginagawa nila. Pero sa totoo lang, I'm not even bothered na ano. Despite the more than 5 million cases of disbarment. Biglang tumaas na.
Yung pangalan ni Atty. Lorenzo Gadon ay nasa role of attorneys pa rin ng Supreme Court. Kahit puntahan nila yung website ng Supreme Court, nandun yung pangalan ko at hindi na tinag. Attorney, may mga tanong lang dito ang ating mga kababayan. Balikan ko lang ya si Bongbong Marcos. Totoo ba na hindi binigyan ng permit si BBM sa QC para makapangampanya way back nung nagkaroon ng eleksyon sa 2016 kung saan vice presidente yung kanyang tinakbuhan? Hindi ko alam yon. Hindi ko na matandaan yung bagay na yon. Sapagkat noong mga panahon naman na yon ay hindi kami nag-uusap ni Bongbong. Yung mga kampanya namin noon ay magkahiwalay dahil na ako noon ay under ABL at siya naman ay under nationalista. At ngayon lamang naman kami nagkasama kasi ako ay na-invite na or na-adopt na candidate ni BBM for senatorial slate. Kaya hindi ko alam kung nangyari. Attorney, meron lang ano dito yung ating mga kababayan kasi daw yung mga dilaw daw mahilig mga mag-sign language na ginaya mo eh. Yung ganun ni ano? Ganun ni Marojas, tapos yung ganyan ni ano? Lenny Robredo. Effective ba 'yon, attorney? Alam mo, napakababaw ng kanilang mga gimmick, ano? Sa BBM, ang dinidiscuss ay yung tungkol sa pagbangon ng ekonomiya, pagbangon ng ating bansa. At ako naman, kung mapapanood nyo yung mga vlogs ko sa Facebook, ay dinidiscuss ko yung maraming mga solusyon sa ating mga problema. Eh, ang katapat pala namin nun, eh, ganun lamang. Attorney Larry, doon mo makikita na wala talaga silang plano. Wala silang mga panukala, wala silang advokasya, wala silang plataforma. Dahil kahit na anong isipin ko, kahit pigain ko yung ulo ko, hindi ko maisip kung paanong naging plataforma yung ganyan. Attorney Larry, maraming salamat po sa inyong oras at parang alam ko na mamaos na si Attorney Larry. Napaka-busy nito at maraming salamat sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo. Maraming salamat at muli uulitin ko, nagpapasalamat ako kay Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pag-endorso sa akin na maging abogado ng isang nagrereklamo laban dito sa ABS-CBN. Maraming salamat sa inyo. Attorney Larry, maraming salamat po sa inyong oras at parang alam ko na mamaos na si Attorney Larry. Napaka-busy nito at maraming salamat sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo. Maraming salamat at muli uulitin ko, nagpapasalamat ako kay Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pag-endorso sa akin na maging abogado ng isang nagrereklamo laban dito sa ABS-CBN. Maraming salamat sa inyo.